Saan po yung bahay ninyo noong ipinanganak kayo? Santa Cruz, Laguna. San Andres, Bukid. Sa inyo po yung Bukid? Ah, ano yon address? Why are you also inconsistent about your father? Tagalogin mo po. Are you a spy? Eh, ba't? Isa po ako may bahay. Huwag kang magmuta. Hindi, naluluha pag natutuwa. Hindi ngayon. Siyempre, medyo matagal ka na rin naman sa pagbablogging. Vlogging. Diba? Matagal na ba yun? Kailan ba yun? Last year, may mga gusto lang malaman ng mga kabagang tungkol sa'yo. Ano? Saan po yung bahay ninyo noong ipinanganak kayo? Santa Cruz, Laguna. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Ay, hanggang ano lang ako sa Santa Cruz, Laguna. Grade 4, hindi ko pa nga natapos. So gusto niya po talaga makapag-aral? Sino? Kayo po. Ano pang gabi kami dyan sa ano? San Andres, Bukid. Meron po kayong Bukid? Hindi, San Andres, Bukid yun. Doon nakatira yung anak ng kumari ng nanay ko. Hiniram ako mag-alaga ng bata. Panggabi, pumapasok kami kasi may teacher doon na panggabi. Ano po yung nabanggit yung Bukid? San Andres, Bukid. Tanga. Sa inyo po yung Bukid? Tanga. Ano yon address? Hiniram nga ako ilang taon. Yung Bukid po ba na yun ay parang farm? Address yun. Hindi mo alam. May San Andres, Bukid. So, paano nga po kayo nakapag-aral? Aba, natural sa sarili kong sikap. Hindi naman ako nagtapos. Undergraduate lang ako. So, hindi po kayo nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi. Dito, nag-Marcelo. Marcelo? Marcelo. Yung kay Marcos yung araw. Huwag mo na alamin yun. Bata, wala ka pa sa mundong iba. Ilang taon na po kayo noong na-register ang inyong birth? Ay, hindi ko alam. Ay, hindi ko alam. Bakit 17 kayo nung nag-register? Anong 17? May mga kapatid ka ba? Marami. Do you have half-sisters or half-brothers? Half-sister, half-brother. Wala! Wala? Wala! Why are you also inconsistent about your father? Tagalogin mo po. Hindi po maintindihan. Ano, ano? Why? Why are you also inconsistent about ano your ibig father? Ano ibig sabihin? Nung una, sinabi mong Filipino siya. Filipino nga! Lumabas? Lumabas ang mga dokumento and the document showed that he was a Chinese citizen. Hindi! Paano Chinese? Common. Hara. Ginaldo. Ngayon man, sinabi mo na half Filipino, half Chinese siya. Sino may sabi? Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Filipino. Filipino. Lahi ni Emilio Aguinaldo. Hara. Ano nga pangalan? Nalimutan ko na. Ilan ang teacher mo noon? Anong ilan ang teacher? Sa pag-aaral? Sa pag-aaral. Siyempre, kada grade isa. Oh. Ilan ang naging teacher mo noon sa pag-aaral? Anong pag-aaral? Pag-aaral? Siyempre, grade 1, iba teacher. Grade 2, iba teacher. Grade 3, iba ilan teacher. Ilan nga naging teacher mo noon sa pag-aaral? Taya mo. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Eh, siyempre, pagkaya. Tangina, bunso, ano bang mga tanong yan? Parang ang tanga, pag nag-grade 1 ka, di ba may teacher ka? O pag nag-grade 2 ka, iba naman ang teacher noon. Parang tanga. Pero paborito kong teacher noon, si Mrs. Roses. Nalimutan ko pangalan. Basta Roses. Ang bait-bait noon. Meron ka bang naaalalang childhood memory? Marami! Basta masasaya yung aking kabataan. What Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? Ano yung Fukien, Mandarin? Ano nga yung bilang ng 1 to 10? Ewan ko! Nalimutan ko na. Nangamuhan ako kala third cousin namin, nakapangasawa ng Chinese. Tagahatid sundo ako sa mga anak nila. Siyempre, nagcha-Chinese sila. Nalimutan ko na yun. Next question. Nakabili kayo noon ng chopper. Anong chopper? Helicopter? Chopper? Hindi, gumagawa kami ng papel na ano, yung ano ang tawag niya? Aeroplano. Ang nanay mo, hindi mo siya ever nakilala. Anong gusto mo pong mangyari ngayon? Ang nanay, hindi nakilala. Nalagaan ko pong ang nanay ko, pungaw ko. Ano pong gusto mo mangyari ngayon? Nasa heaven na sila. So, hahanapin mo na siya? Hindi! Diyan ka muna, nanay. Dito muna ako sa lupa. Masaya pa ako. Ngayon, ang pinakahuling tanong, are you a spy? Eh, ba? Ano? Hindi ko nga maintindihan yung spy! Are you a spy? Hindi ko nga maintindihan. Tangina mo! Ano yung dila? Ano a spy? Isa ka bang spy? Gago ano ako, police. Tangan nun to. Isa po ako may bahay. Ganon.
sabi nila isa ka daw spy. Parang ang tangay mga tamo mo. Dali na! Walang tao sa bahay, nakalpa si Hunter. Naputol na yung tali. Wala kang malinaw na naging sagot sa mga tinanong ko sa'yo. Wala akong maintindihan sa mga tanong mo. Parang ang tanga, dila-dila ka pa. May dila-dila mo bunso, parang ang tangay. Uso yun ngayon. Pangit, tanggalin mo nga yan, parang ang adik. Ganun na ang uso ngayon. Kunyari, magpapakilala ka. Ganun dapat. Ma. Tanga. Pinagtatanggol lang kita sa mga mamamayan dahil iniisip nga nilang isa kang spy. Isa po ako may bahay.